malintindig. Hindi pa ako tatantanan ng ngayon na yun. Magsabi ko naman sa akin, anong kailangan mo? Kailangan mo ng araw, kailangan mo ng pera, kasama, ano? Kailangan ko po ng lakas ng loob. Sabi ko, sorry. Pabalik na ako ng Maynila. Kailangan na ako makapunta sa bahay ng mga Valderrama. Baka nandun ang anak ko eh. Pag nagkataon, patingin na yung oras na pagtutuos. Sino kayo? Ako si Eric. Eric Valderrama. Kaano-ano mo si Benny Valderrama? Kapatid ko si Benny. Kilala mo siya? Paano ko hindi makikilala yun eh? Boyfriend ng kapatid ko yun. Magagalit po ba kayo kapag may girlfriend po si Benny? Kung hindi niya po nasabi sa inyo o may pinaglihim po siya sa inyo bago siya mamatay? Ano ibig mong sabihin? Senyora, may ipagtatapat po sana ako sa inyo. Tungkol saan? Sa akin po, tsaka po sa anak niyo po. May ginamaan na naman si Eric. Ano naman ginawa niya sa'yo? Hindi po si Eric. Sa akin po, tsaka kay... Baja! Oh. Nandito sa baba si Atty. Marilla, kasama yung presidente ng Union, si Rosales. Ay, sige, sunod na ako. Okay. Mamaya na tayo mag-usap, ha? Pakiayos na lang yung kama. Pakiulit po yung sinabi niyo, boyfriend ng kapatid niyo si Benny. Sino ba kapatid niyo? Si Lisa. Hindi ba siya ang pinuntan niyo dito? Si Lisa? Ang girlfriend ni Benny? Kapatid mo siya? Dito ba siya nakatira? Teka, sino ba talaga ang sadya niyo? Mayroon mo bang Ramon Tolibas dito ang nakatira? Kapag may naghanap sa akin, hindi mo ako nakita. Ang sabihin mo, matagal nang patay si Ramon Tolibas. Eko, isumbong ka sa mga polis. Subukan mo. Sisiguraduhin ko sa'yo bago ako matiklip. Mauuna kayo na anak mong makikita sa iyo. Wala. Walang nakatirang Ramon Tolibas dito. Hindi ko nga kilala yun eh. Baka dating nakatira dito yun. Ano pa talaga kailangan nyo? Nandiyan ba si Lisa? Kailangan ko siya makausap eh. Importante lang. Wala eh. Wala siya dito. Nasaan? Uwi ba siya kaagad? Kasi ilang araw na namin siyang hinahanap. Kailangan ko lang talaga makausap si Lisa. Please. Gusto man daw nila nabigyan kayo ng panahon. Natanggap na nila ang balita na kukuha na kayo ng contractual. Mukha naman pong walang nangyayari dun sa pagpapakahirap namin eh. Si Benny po mismo ang nangako sa pwede amin. Pwede ba? Huwag niyong gagamitin ang pangalan ng anak ko. Lansya, Rosales siguro mas mabuti kung tayo na lang mag-usap. No, Mateo. Kaya lumalaki ang ulo ng mga yan eh. Sila dapat ang sumusunod sa atin. Kung rinirespeto niyo talaga si Benny, hindi niyo kami pipilitin maupo sa negosasyon ninyo. Doña Francia, pati ang anak ko namatay doon sa kuwari ninyo. Walang pula mo na ganito ang pagkatapos. This is all business. Kung ayaw niyo pang malakad namin, makakaalis na kayo. Rosales. Pasensya ka na. Sana naman maunawaan niyo kami. Kahit alang-alang na lang sa alaala ni Benny. Kung maaari lang, bigyan niyo kami ng konting panahon para may paglupsa ang anak namin. Sigurado ko, uupo kami para makipag-negosyasyon sa Union. Ayaw niya kasing ipasabi kung nasan siya eh. Nagkatampuhan kasi sila ni ina eh. Buntis kasi si Lisa. Buntis si Lisa? Magkakaanak si Benny? Mas dapat mong sabihin sa akin kung saan ko makikita si Lisa. Tutulungan ko siya. Ibinili siya sa akin ni Benny. Ayoko kasing lalong sumama ang loob ni Lisa sa akin eh. Nakawa nga ako dun eh. High school lang kasing tinapos niya. Nahihirapan nga maghanap ng trabaho eh, lalo ngayong wala na si Benny. Maselan pa yung pagbubuntis. Kaya nga, gusto na yung makatulong sa kanya. Tsaka, pamangkin ko rin naman yung pinagbubuntis niya eh. Kaya nyo, kakausapin ko muna siya kung handa na siya makipagharap sa inyo. Pero baka mahiyarin yun eh. Pero alam ko, kailangan niya ng tulong ngayon. Pag
Sabi na lang ko kay Lisa na nabibigay ko utang. Sige, salamat. Sige, umuwi na kami. Salamat po. Nakausap mo na nga pala si Doña Francia para sa balak mong pag-alis. Hindi po natuloy eh. Nag-alangan po ko magsabi. Sus! Ikaw naman! Eh, lakas-lakas mo kay Doña Francia. Sigurado pipigilan ka nun. Bakit? Elizabeth? Bakit? Pasensya na po. Kumikilat po yung chin ko. Teka. Alika muna, alika. Iuro mo yung mga. Dami-daming trabaho ngayon. Sana lang, hindi arte yan ha, sister ha? Ano ba, Gloria? Nakita mo na ngang halos mamilipit sa sakit ng chan to si Elizabeth. Oh, edi tumawag ng doktor. Huwag kayo mag-alala. Dala lang to ng pagod at sama ng loob kay Sir Eric. Mawawala rin to pag umalis na ako dito. Ano ka ba? Magpahinga ka lang dyan. Dumito ka muna hanggang umigiigin na yung pakiramdam mo. Ako nang bahala kay Eric magsabi pagdating. Hoy, Gloria, halika na. Tuloy na tayo ng trabaho. Ay, nako. Ito kaya yung sinasabi ni Gemma na magkapatid sila ni Lisa? Nagduda ka ba? Well, hindi lang ako makapaniwala na papatol si Benny sa ganong klase kasi hindi naman siya nakapagtapos. Nagbenta lang ng chicharon. Kahit nga picture, wala man lang pinapakita sa atin eh. Diba nga, ang sabi, doon sa dati nilang bahay, nasundog nga lahat eh.